si Amang Pintor. Good morning. May mga dala akong gamit kasi magpe-painting kami ni Kikay mamaya. Kailangan sa bahay ko ni Kikay. Pero papakilala pa lang muna sa inyo si Amang Pintor kasi ang full name nga niya ay si Elito Villaflor Circa. Alam niyo ba na kilala siya bilang isang local tsaka international na artista? At siya yung nagpasimula dito ng hand painting. Yes. Hand painting. At yung painting na paggamit ay human hair din. So ginagamit nila yung human hair. At tubo nga, pantabangan nga ba ay siya si sir, di ba? At aside from a painter, isa rin siya ang visual artist, videographer, creative writer. Dami ano ba naman? Dami. Super talented si sir. Kaya Amang Pintor ang tawag sa kanya. A father of indigenuism art. Yun yung tawag nila doon. Ayan. Kaya Kikay, kailangan mag-painting tayo. Kaya ako nga siya sinami. Napadala diba? Ako dito at may show din ako sa Palawan. Actually, flight ko ngayong gabi. Wow! So, hanggang nabukasan din, balik ko na Lunes. Dising, dising. Oh, oh. Abala ka pala pala si Amang Pinto. Patuturo mo na tayo. Bisita mo kami. Oh. Diba? Ayos. Tara, paturo mo na ano tayo. Ano po ba yung gagawin namin, Amang Pintor? Tuturuan mo daw kami, sabi ni Rina. Oh, bibigyan ko kayo ng dalawang, ano, pwede kayo sumabay sa akin. Ah, oh, sige. Sige, oh. Sila na. Actually, gagawin natin. Sa'yo, hindi. Okay daw eh. Ako, okay lang. Gagamitin natin na medium. Acrylic paint siya. Pero limited lang siya sa three colors. Plus yung white pang-apat. Na-excite naman ako. Oo nga. Ready ka na madumihan ang iyong mga kamay. Tagal-tagal ko na nag-art. Parang bata pa ako nung kailad ko pa si Mio. Kami ang art na. Ito hintayin ko na lang matutukan para makita. Sige po. Kumusta naman ang mga ano? Ang ganda naman. Alam mo, Tita Monica, iba talaga nagagawa nung may frame. Kasi tingnan mo yung akin. Kanina, hindi mo maipinta. Pero ngayon, it's coming together. Oo nga. Tapos, tama ba ako na puno to? Yes! Ang galing. O, diba? Tapos na din si Amang Pintor sa kanyang ginawa. Patingin naman. Ang ganda yung kay Amang Pintor. Ito talaga, ito yung authentic. Sa atin pang ano lang, pang kinder. Oo, amateur na yung atin. Ayan, meron ang baliktad na bundok sa photo na rin. Nandito yung dagat, tapos yung bundok, tapos yung sky. Oh. Ay, ang galing yung ginagawa ni Amang Pintor. Kasi dalawa yung kanyang ginawa kanina, di ba? Ang galing! Reflection ba to? Parang reflection ba itong nakikita ko? So, apat siya. Tapos po? Apat na piraso. Four series. Sa isang event lang. Yan, oh. Ay, ang galing. Tapos lalagay natin sa frame. Awesome! Ngayon, nag-gets ko na po ng hiwalay. Oo nga. Pero yung kanya kahit hiwa-hiwalay, maayos sa itsura eh. Lalagay natin sa frame. Ang galing naman. Eh, tulungan na natin ilagay sa frame. Sige. Sige, tulungan na niyo ako. Ito, Jeng, naabot naman ng mga frame. Ayan. Ayan. Ang it's coming together right there. And again, ang ginamit nyo po dito ay kamay lang. Hindi po kayo gumamit ng any kind of brush. Hand painting. Paint and kamay lang talaga. Ay, sorry, sorry. Ang galing ano. Tita Monica, gusto mo ba makita kung paano namin ginawa ni ano ni Amang Pintor yung sige aming mga nga, paano? Sige nga, paano? Sige nga, tingnan natin. Ano yung una natin ginawa dito, Amang Pintor? Yung unang step natin ginawa. Yung ulap, yung clouds. Yung ulap, dito sa taas. Tapos yung reflect ng lights dito. Ito yung araw. Ito yung araw dito. Yan. Ang ganda. And then here we have itong mga patusok na to. Yan yung, ito yung ano, yung mga bundok. Mga bulubundukin. Ang ganda. Tapos ito meron pang ano, meron gradual yung ano mo, yung parang body of water. Grabe yung consistency ng tatlo, oh. Ang ganda. Ito pa. Oh, ang galing, oh. O, diba? So, ibang apat level. Agad yung ano niya. Ang galing naman. So, apat na tigma ano to. So, yung isa, ginagawa akong pabaligtad. Para yung sinasabi ni Rina na ano, as reflection. Dati yung pag-unpaint ko kasi, ano yan, ginagamit ko lang sa mga bata para pag nagle-lecture ako, madali lang i-adapt yung lecture ko. Okay. Tungkol sa sining at saka para sa pagmamasa, ano? Palikasan. Para experience. Yes, then later on, ay, ano po yun? Sige, go ahead po. Then later on, ginamit ko na rin sa show. Nakikita kasi nung iba, so in-invite na rin ako kung saan-saan. Pero more on landscape po ba talaga yung inyong hina-hand paint? Pag sa hand paint, landscape. Mas mabilis kasi. Kailan yung ginagamit yung hair, ano, human hair? Kasi di ba meron din kayong mga paintings na ang gamit nyo po ay human hair? Kapag yung mga ginagawa ko ay yung tungkol sa mga philosophy ko sa buhay. Wow! Nagamitan ko siya. Magaling. Yun yung
medyo malaki. Di ba yung isang ano yung famous painting na yung medyo mahal? Yung ano yun, yung anong topic? Impressionist, di ba impressionist painting? Care and fate ng mga paintings. Yun. Wow. Ako gustong-gusto ko doon sa painting, yung texture, napapansin yung gawa. Nakikita mo, meron. Alin yung alin. Oo, so talagang kita mo yung parang detalye ng painting. Magaling ang kamay. Ang galing yung iba talaga nagagawa ni Amang Pintor. Tapos Rina, ipakita din natin yung mga works natin. Paabot naman ng akin. Nahiya to, Diego. Ito, talaga ako. Amang Pintor, kung bibigyan nyo munang title tong aking gawa, ano ho ang pangalan na ibibigay nyo? Ano ba yan? Sandali. Kagubatan na nagsisimula pala. Ito, panalbuka-buka. Kasi wala yung ano eh. Hindi, kagubatan, pero patapos na. Ito, virgin forest ito. Ito yung niragasana ng bagyo. Uy, maraming salamat po, Amang Pintor. May meron siyang event bukas. Kung gusto nilang malaman yun, meron siya sa Palawan po, di ba? Meron po kayo. Meron akong event bukas sa Palawan. Mm-hmm. Di ba, tatlong events yon sa mga bata. Mm-hmm. Kaniwan sa mga bata. At the same time, binibigyan namin sila ng prize ng lapis, papel, at crayon. Mm-hmm. So, yun yung pinupuntaan ko minsan sa mga remote area. Sa Sierra Madre Range, yung bundok ng Sierra Madre, ganyan, sa mga paanan doon. Yung mga bata doon, mga nakapaalang. So, ang kagandahan lang doon, nung nagpunta ako ng Atlanta, nagbigay ang Filipino community doon, na PhilAm Chamber of Commerce at saka yung Rotary Club of E-Club Emory, ng mga sapatos. So, yun, pandadagdag namin doon sa pambibigay sa mga kwan. Sa mga bata doon sa mga remote area. Wow. Yun din yung gagawin namin bukas. Mm-hmm. Paano naman po, Amang Pintor, sa mga ano interesado na bumili ng painting, i-invite kayo sa mga workshops, saan po ba namin kayo pwedeng ano, makontak? Kapag kayong mga obra ko talaga, makikita nila yung website ko, amangpintor.net. Mm-hmm. O kaya yung email ko, amangpintor@yahoo.com. Ayun. Then, nandun naman na rin yung telephone number ko sa aking website. Tapos may FB din po ba kayo, Amang Pintor? May FB din? FB ko, fb.com Amang Pintor. Ayun. Ilalike ko na yan. I-search yung name ko. Amang Pintor. Type lang Amang Pintor sa Google. Lalabas na lahat. Oo. At nag-iisa lang si Amang Pintor. Of course. Maraming salamat po. Thank you po. Nag-inspire ako mamaya. Pwedeng bukot. Babati ako pa. Sige po. Babati ako sa mga member ko ng Rotary Club of San Jose Golden Harvest. Actually, ako yung president ngayon doon. Wow. Good morning po. Good morning. So yan yung isa sa aming mga project din sa mga remote area. Mm-hmm. Magbigay ng edukasyon sa mga bata. Very good. Diba? Okay. Hindi lang siya magaling magpinta, magaling din siyang tumulong. Mag-inspire at tumulong sa ibang tao. Painter with the heart. Thank you po, Amang Pintor. Sakit na natin ito sa kwarto. Ayan, iyahan na natin to katabi ng painting ni Monica. Katabi ng painting ni Dudong.